talagang po sa bawat isa. Salamat sa Panginoong Diyos at tayo muli ay nagkita-kita at magkakasama-sama sa ating pananambahan sa ating Panginoong Diyos. Ang atin pong babasahin para sa ating scripture reading ay ito pong manggagaling sa Juan 8:48-53 mula po sa ang salin na ang salita ng Diyos. Sabi po rito, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, tama nga ang sinabi naming isa kang Samaritano at sinasaniban ng masamang espiritu. Sumagot si Jesus, hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu. Pinararangalan ko lang ang aking ama, ngunit ipinapahiya ninyo ako. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang ama ang naghahangad na parangalan ako ng mga tao at siya ang makapagpapasya na tama ang mga sinasabi ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamatay. Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, sigurado na kami na sinasaliban ka nga ng demonyo. Si Abraham ay namatay at ganun din ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamatay ang sinumang sumusunod sa aral mo? Mas dakila ka pa ba sa ama naming si Abraham? Kahit siya at ang mga propeta ay namatay, sino ka ba sa akala mo? Naway dagdag ng Diyos ang pagpapala sa pagbasa sa kanyang salita. Ang ating pong tema ngayon ay ang nakapagliligtas na kaalaman tungkol sa Diyos, ang tanging susi ay walang ba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kahapon po ay napabalita na isang 88 taong gulang na ginang ay nahinto ang kuha ng pensyon dahil nailista siyang patay na ayon sa 24 oras na weekend. Buhay na buhay pa po pero nahinto na ang pensyon ng isang babaeng nasa edad na 80. Yun pala, nakalista pala siya na pumanaw na. Yan ang idinulog sa sumbungan ng bayan na segment sa loob ng 24 na oras. At dahil na naidulog ito sa GMA Kapuso, tinulungan nila na maiparating ito sa kinauukulan upang maisaayos. Kaya ang halaga, simula nung buwan na nahinto ang pension hanggang ngayong Agosto ay makukuha na nila sa ATM ng nabanggit na matanda. Kung ang usapin ay tungkol sa kamatayan, ang Panginoong Jesus ay may pangako sa isang tao na pananatilihin ang kanyang salita. Ang sabi niya, if a man would keep his teaching, that person shall never die. Ang ganitong mga pangusap ang ating bibigyan ng o kukuhanan ng ating mensahe. Kaya babasahin natin muli ang passages, this time ay sa English, sa New Living Translation. So, the people retorted, you Samaritan devil, didn't you say all along that you were possessed by a demon? No, Jesus said, I have no demon in me, for I honor my Father, and you dishonor me. And though I have no wish to glorify myself, God is going to glorify me. He is the true judge. I tell you the truth, anyone who obeys my teaching will never die. The people said, now we know you are possessed by a demon. Even Abraham and the prophets died. But you say, anyone who obeys my teaching will never die. Are you greater than our father Abraham? He died and so did the prophets. Who do you think you are? So dito po, ang Panginoong Jesus ay tumatalakay siya tungkol sa mga spiritual na bagay. Subalit ang karamihang mga tao, they take everything he says literally. Para sa kanila, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kinukuha na yun at face value. Kumbaga, hindi na ito nangailangan ng ano pa mang spiritual na interpretasyon. At si John Calvin ay may komentaryo tungkol dito. Ang sabi niya, the reprobate na tinutukoy niya, yung mga kausap ng Panginoon. Reprobate, ibig sabihin, mga itinakwil sa pananampalataya. The reprobate persist in their stupidity and are not moved by promises any more than by threats, so that they can neither be led nor drawn to Christ.
something that they slanderously torture his words by using the expression taste of death which Christ had not used. But this appears to me to be groundless. I rather think that both of the phrases, to taste of death and to see death, were used by the Hebrews in the same sense, namely to die. But they are false interpreters in this respect, that they apply the spiritual doctrine of Christ to the body. No, believers shall see death, because believers, having been born again of incorruptible seed, citing 1 Peter 1:20, live even when they die, because united to Christ their head, they cannot be extinguished by death, because death is to them a passage into the heavenly kingdom, because the spirit dwelling in them is life on account of righteousness, citing Romans 8 verse 10. So dito ay binigyan lamang ng highlight ni John Calvin itong kalalagayan ng kaisipan ng mga taong ito, na mga Hudyo ito, mga pinuno ng kanilang relihiyong Judaismo na nagtataglay ng scriptures o yung ng Bible na ng Old Testament pa, eh mahusay silang magsasaulo. No, dahil hindi naman uso ang printing press, wala silang magiging mga personal copies at napakamahal noon. Kaya they assume that since they can memorize the scriptures or handful of passages from the Bible, eh naintindihan na nila yung mga doctrines o yung mga aral na tinataglay ng mga kasulatan. Subalit, napaka maling ano ito, pag-iisip, no? Mali po yan. Eh, in fact, hindi ito nagpapaging para totoo nga yung kanilang sinasabi. Meron nga isa na mag-claim ng may kayabangan na siya lamang ang nakakaintindi ng mensahe ng Diyos, no? Dahil ito ay para sa kanya. Ay kabilang na dyan, pangunahin ay dito sa Pilipinas, si Felix Isagon Manalo, na lahat na lamang ng mga nakasulat doon na pinili niyang mga talata ay sinasabi niyang patungkol sa kanya at sa kanyang iglesia. So, gayunpaman, ang Bible ay maintindihan lamang sa loob ng realm o nasasakupan ng banal na espiritu. At sapagkat sinasabi sa atin sa 1 Corinthians 2:13, "This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truths in spiritual words." Kaya hindi dapat iniintindi ng literal. At kahit hindi intindihin ng literal, ay hindi rin maintindihan malibang tinuturuan ng banal na Espiritu, sapagkat siya ang tagapagturo nito. And in verse 14, "The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit." Eh, pinapahiwatig sa atin na yung tinuturuan ng banal na Espiritu para maintindihan ang katotohanan ay yung pinananahanan ng banal na Espiritu din. Yung mga tao na ang banal na Espiritu ay nasa kanila. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo, at ipinangako nga yan ng Panginoon Jesucristo na ang banal na Espiritu ang magtuturo sa mga alagad. Mabasa mo yan sa Juan 14:26. At ang banal na Espiritu din ang mag-guide, no, sa mga mananampalataya sa atin ng katotohanan. At mababasa mo yan sa Juan 16:13. But we must not carefully, at tingnan natin, no, kung ano ba yung sequence dito? Diba? Ang Espiritu, tinuruan si Pablo, no? Ng salita, ng teachings. At pagkatapos, si Pablo naman, nagturo sa mga mananampalataya. Ano ang pinapahiwatig dito sa atin? Hindi dapat lagi tayong malakas ang loob na iintindihin personal ang binabasa natin sa Biblia. Kailangan natin ng mga itinalagang tagapagturo na iglesia, sapagkat sila ang ginagamit ng Holy Spirit para itawid sa atin ng banal na Espiritu ang mga tamang katuruan. Ngayon, binasa ko sa inyo kanina yung 1 Corinthians 2:13 hanggang 14,
Ang contrast doon ay sa pagitan ng Kristiyano na espiritual. Pag-Kristiyano, espiritual siya kasi pinananahanan siya o nakatira sa kanya ang banal na espiritu sa pagitan ng Kristiyano at ng hindi ligtas na tao. Sino hindi ligtas? Yung hindi nakatira sa kanya ang banal na espiritu. Ang point lang is, the truth of God is found in the Word of God, is understood by the Christians, and through the Spirit dwelling in Him. So tayo, bilang mga Christians, ay naintindihan natin ang salita ng Diyos within the boundary of His church. At matuwid lamang ito, tama lang ito, dahil ang banal na espiritu, ang classroom ng banal na espiritu ay sa kanyang church. Alin yun? Yung flock, yung kawan na pinapangasiwaan ng mabuting pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano ba ang mensahe na makukuha natin dito? Life continues with the Christians as followers of the Lord Jesus Christ. Nagpapatuloy ang buhay sa mga Kristiyano bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So, bibigyan natin ng diin ay yung death o kamatayan. Death of people ay meron niyang dalawang components, physical at spiritual. So, may physical na kamatayan, may spiritual na kamatayan. Una, physical death, ito'y tumutukoy sa pag-alis ng espiritu mula doon sa katawan. And so, nagkakaroon ng pag-agnas or decomposition ng flesh. At pangalawa is, spiritual death, tumutukoy naman doon sa eternal damnation, yung pagkasumpang pangwalang hanggan ng espiritu ng tao doon sa spiritual na dako na tinatawag na lake of fire o dagat-dagatang Bible na apoy. So, ang Biblia ay nag-inform din sa atin na yung buhay na hiwalay sa pakikipag-isa o sa communion sa Diyos, ito po ay kinakategorya din na kamatayan. Bigyan natin example. Sino ba yung mga tinutuko dyan? Doon sa 1 Timothy 5:6, sasabi doon, "But she who lives in pleasure is dead while she lives." O yun daw namumuhay sa kalayawan, no? Tinatawag din patay. At hindi lang yan. Those who give into lust, sa James 1:15, yung mga alipin ng kasalanan, sa Romans 6:20, at binanggit din sa yung buong mga iglesia na nagre-rely sa kanilang sariling reputasyon, sila yung tinatawag din mga patay. O dead church. Yung sinasabi ng Biblia na eternal life o walang hanggang buhay, ito po ay tumutukoy sa immortalidad ng espiritu na ginugugol sa presensya ng Panginoong Diyos. Okay? Kasi pag sinabi ng Panginoong Jesus na, o nung sinabi ng Panginoong Jesus na hindi mamamatay, ibig sabihin, magkakaroon ng walang hanggang buhay or eternal life. At yung tinatawag nating immortality. Ito yung klase ng buhay na ang isang tao na sumusunod sa Panginoong Jesus ay magtataglay. Yan po ang implikasyon ng pangusap ng Panginoon. Yung of never seeing death, ibig sabihin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung pong death na ginamit dito sa original, sa Greek word, ay Thanatos, na ito po ay ayon sa Thayer Greek Lexicon, defines as sa kanyang pangatlong pakahulugan is the miserable state of the wicked, dead in hell. Wicked, dead in hell. So, yung pang-apat niyang pakahulugan doon sa lexicon is, in the widest sense, death comprises all the miseries arising from sin, as well as physical death, as the loss of life consecrated to God and blessed in Him on earth, to be followed by wretchedness in
The lower world. So malalim pala at marami palang kahulugan ang pag pinag-usapan yung salitang kamatayan. So, ang significance nito ay ang isang tao na pinapanatili niya sa kanya ang salita ng Panginoong Jesus ay ma-spare mula sa mga tragic eventualities na binabanggit dyan. Miserable state, no, wretchedness, no, misery. So, kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon, ay mayroong naghihintay na kaligayahang pangwalang hanggan para sa iyo doon sa spirit world. Kaya, ang tanong natin ay, ano pa ang inihahatid sa atin ng mensahe na kanina, yung life continues with the Christians as followers of the Lord Jesus Christ. Ano ba ang itinuturo nito sa atin? So, ang itinuturo nito sa atin is, believing Christians keep the word of Jesus. Believing Christians keep. No, yung mga, kung ikaw talaga yung mananampalatayang Kristiyano, eh, pinapanatili mo sa iyo ang salita ng Panginoong Jesus. Pag sinabing keep, eh, hindi lang ito kinukuha mo, kundi ginaganap mo. Nagiging principles in life mo na ang pagkilos mo ay nakaayon dito, pinapahalagahan mo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, doon sa Luke 18:20, no? Mamaya ayan, no? Gusto ko lang bigyan ng din ulit itong ano tong ating mensahe na ito. Kasi yung word diyan, gusto ko bigyan ng din yung word. Yung salitang word doon sa New King James Version, word din ang ginamit sa John 8:51. At literally akma iyon. Dahil yung Greek word doon sa King James kasi, eto, New King James Version, word. Sa King James is saying. Okay? Saying. Sa Greek, yung saying, so if a man keepeth my saying, sa Greek po ay logos yun eh, logos. At yung logos, pag i-translate mo yon, it's simply word. Kaya tama yung New King James Version. But it can also mean teaching. Yung kinot ko kanina, yung NLT o New Living Translation, teaching ang ginamit doon. Ay tama rin po yun. Na, sapagkat by context, yun naman talaga ang gustong iparating ng Panginoon, yung kanyang mga turo. At pag-uusapan natin ay teaching o turo ng Panginoon, ito ay napakahirap paniwalaan para sa mga iba. At mahirap ding sundin para sa mga ilan. Alam ba, magbigay tayo ng example, ha? Itong Luke 18:28-30, asabi rito, Peter said, "We've left our homes to follow you." "Yes," Jesus replied, "and I assure you that everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will be repaid many times over in this life and will have eternal life in the world to come." You see? Eh, yung ginawa nila Pedro sa paghayo nila, eh, iniwan nila ang lahat. Ang kanilang pamilya, iniwan nila. Hindi nila maisasama kasi nung panahon na yan, talagang pag ikaw ay maghahayo, magiging full-time ka sa Panginoon, hindi mo talaga maisasama ang pamilya mo kasi puro lakad, malalayo ang pinupuntahan. May iwan mo talaga. Ibig sabihin, dedicated ka at committed doon sa gawain sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, aba, eh yung mga ganyan ay talagang tinitiyak niya na ay mas higit pa ang matatanggap na pagpapala at nakatitiyak ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Pero, kaya mahirap, di ba? Mahirap ito sa mga ilan sa atin. Parang mahirap itong tatanggapin o mahirap na isasagawa. Pero doon sa mga hindi mananampalataya, mga Hudyo, nakaharap ng ating Panginoon, yung pag-aangkin ng pagiging Diyos, yun ang pinakamatindi na hindi nila matatanggap. Pero sila, nagkiklaim sila na they have been well knowledgeable. Alam nila yung scripture sa ulado nga nila yung Old Testament eh. But,
they fail to recognize that the Lord is fulfilling the prophecies contained therein. No? Kung alam nila ang scriptures, dapat nahiwatigan nila na ang kausap nila ay yung sinasabi, yung napaprophesy o pinagpauna ng sabi doon sa scriptures nila sa kanilang Old Testament patungkol sa Panginoong Jesus na siya yung ipinangako na magiging tagapagpalaya, tagapagligtas nila, no? Na puspos ng Espiritu Santo, ibig sabihin siya yung Mesias na kanilang pinakahintay, pero hindi nila na-recognize ang Panginoon kahit na tinutupad niya yung mga nakasulat doon na propesiya ng kanilang mga propeta. At dahil dyan, kinakaharap nila ang isang sumpa sa hindi nila pagsunod o pagpailalim o pagpasakop doon sa anak. Sabi ng Panginoon doon sa Psalms 2, doon sana scriptures nila ito, no? Sa kasulatan nila. At pag sinabi sa kala, ikalawang salmo, saulado nila yan. Pero doon, sa Psalms 2, 10 to 12, "Now then, you kings, act wisely. Be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with reverent fear and rejoice with trembling. Submit to God's royal son, or he will become angry, and you will be destroyed in the midst of all your activities. For his anger flares up in an instant, but what joy for all who take refuge in him." You see, eh sila, mga pinunong mga Hudyo, yung kausap ng Panginoon sa Kristo, mga pinunong Hudyo yun. Eh meron palang pati unang sabi sa kanila, may propesya sa kanila, na pagdating noong anak ng Diyos, eh, sabi doon, magpasakop. Pero doon, sa mga magpapailalim, ay merong kagalakang naghihintay sa kanila. Para sa atin, yung mga pangako ng Panginoon, ito ay matutupad lamang sa atin. Maangkin lamang natin yung mga pangako ng Panginoon na kasulat sa mga kasulatan. Kung siya, yung Panginoong Jesus, kung siya ay Diyos mismo. Dahil hindi naman niya magagawang tuparin para sa atin yung kanyang mga pangako eh, kung hindi sa Diyos eh. Ang sabi niya, no, balikan natin yung 8:51, "Verily, verily," no? Katotohanan, katotohanan. "I say unto you, if a man," sabihin, man of God, tao ng Diyos, "keep my saying," no? Tatanggapin sa kanyang puso, ang mga kautusan o mga katuruan ng Panginoon, "he shall never see death." So, sabihin, pagkakalooban niya ng buhay na wala hanggan, hindi niya magagawa yon, yung pangako na yan, kung siya'y tao. Diba? Kaya nga, kung tatanggapin natin ang mga salita o ang salita ng Panginoong Jesus bilang totoo, dapat ito ay nakatungtong, no? Doon sa katotohanan na iniisip natin siya bilang siya'y ang Diyos. Siya ang nag-iisang ipinanganak na anak ng Diyos na isinugo ng Diyos, ibig sabihin, ng kanyang Ama, para humalili sa atin, para sa ating kaparusahan, sa ating mga kasalanan. Siya ang magbabayad, siya ang halili. Doon sa krus. At sa pagsagawa nito, hindi na tayo or wala na tayo sa ilalim ng hatol, ng sumpa, no? Kundi tayo ay inakwit, no? Tayo ay inabswerto na sa ating mga kasalanan sa pagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus at doon sa kanyang mapagtubos ng mga gawa. That is the very reason kung bakit nagkatawang tao ang anak. Ibig sabihin, para siya ay maging handog, no? Yung tinatawag sa English na sacrifice. Siya ang handog para sa ating kasalanan nang sa gayon ay maligtas tayo sa kaparusahan na dulot ng ating kasalanan. Okay? Pero ang punto, mga kapatid, is people's confirmation of their salvation is the Word of God. Ang magpapatunay
ng na tayo nga ay ligtas, eh yung salita mismo ng Diyos. Ang salita mismo ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, yung nagpapanatili ng kanyang turo, ng kanyang sinasabi, pagkakalooban niya ng buhay, or they will never see death. Hindi na mamamatay ikang na. So, mapangahawakan natin dahil yun ay nakasulat doon sa Biblia. Word of God yan. Alam niyo, maraming hindi naniniwala sa Biblia bilang Word of God. Pero later on, napipilitan na rin sila. Bakit kamo? Basahin natin itong isang pangyayari na ito. Ayon sa dissertation ng dalawang scientist na ang pamagat ay Creation Research Society Quarterly, I mean, yun yung magazine na kung saan ang kanilang latalain pala ay Human Genetic Data of First Biblical History on Many Levels and is Excellent Resource for Creation-Based Research. Ayon doon sa magazine, sa column nila, the human genetic data is remarkably consistent with the biblical history. There is evidence that all humans trace their ancestry back to a single male and female, Adam and Eve. Genetic evidence points to a severe bottleneck, a dramatic decrease in population size, as you would expect from the flood. Outside of Africa, there are three major lineages of mitochondrial DNA that would correspond to Noah's three daughters-in-law. Yet there is a single worldwide lineage of Y chromosome that came from Noah through his sons. So, kanilang natuklasan doon sa pagtitrace sa ating DNA na meron lamang isang pinanggagalingan at yun ay sa lalaki, nanggagaling sa lalaki, yung Y chromosome. At yung tinatawag na mitochondrial DNA ay nanggaling lamang sa isang babae na ipinapasa doon sa mga anak. Isa lang yung source. Pero nakita rin nila na yung mga may tatlong pinanggalingan o sources yung mga chromosomes na iyan na tinataglay yung Y chromosome na panglalaki at mitochondrial DNA na pangbabae. Kaya mahaba pa yan, di ko na lang yan kinotyong mahabang ano yan tungkol sa ilang bagay na nagbabalik doon, nagtetrace back sa kung ano ang sinasabi ng Bible. So, ang implikasyon niyan, kung titingnan natin to sa lente ng matitinding mga katotohanan na ito, ay mapagtitibay talaga ang Biblia bilang galing sa Diyos. At tunay nga na inaffirm, no, pinagtibay ng Panginoong Hesus ang katotohanan na ito na sa dalawang tao lamang nang galing ang creation, yung mga tao, yung human race. At hindi ito nang galing sa evolution o sa chimpanzee o sa iba pang mga organismo. At yung kwento ng Adam and Eve, ito ay totoo. Sapagkat ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, "Haven't you read," he replied, "that at the beginning, the Creator made them male and female, and said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." Yun ang sabi ng Panginoong Hesus, na sa umpisa pa lang, lalaki at babae na nilikha, ang mga tao ito na nilikha ng Diyos. At hindi mo talaga matatawaran ang statement na ito ng Panginoon. Hindi ito mapapasubalian. Bakit? Sapagkat siya ang anak ng Diyos na na-prophesied na, na darating magkakatawang tao. Thousands of years bago pa siya nagkatawang tao, bago pa siya ipinanganak. In fact, merong latalain, sabi rito, how many prophecies did Jesus fulfilled? The Bible is full of messianic prophecies
mathematician Peter Stoner counted the probability of one person fulfilling even a smaller number of them. And he concluded the chance of a single man fulfilling just 48 of the prophecies found in the Tanakh, Old Testament, would be 1 in 10 followed by 157,067. Next to impossible na kung abutin ng 48 na ang isang tao ay matupad sa kanya ang mga hula patungkol doon sa Old Testament. In other words, that's unimaginable to me number. And how many prophecies did Jesus fulfill? So, hindi lang naman 48 ang natupad ng Panginoong Jesus. Talagang umakma sa kanyang mga sinabi, sa kanyang nangyari sa kanya, at yung mga pinaggagawa niya na mga himala at ano pa man na ginawa niya, at yung mga pagkilos ng mga tao, yung circumstances sa paligid, lahat yan. Tsaka yung mga salita pa nga nung ilan ay nakasulat na doon. Kumbaga parang script ang nagsasagawa ng script ang Panginoon at involved maging yung mga tao na sila din ay sumusunod sa script pero hindi nila namamalayan na mababasa doon sa Old Testament yung kanilang mga pinagsasabi, yung mga pinagkikilos na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Tinantya ng mga ilang dalubhasa na natupad ng ating Panginoong Hesukristo yung individual prophecies na nag-relate sa kanya bilang Mesiyas, inabot po ito sa 324 prophecies. Kaya kung siya ay magsagawa ng deklarasyon na kung papaano ang isang tao ay maliligtas, eh dapat tatanggapin natin ito nang walang kaduda-duda. Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon kung papaano maligtas ang tao? Ang ikukot ko ay ang John 3:40-15 sa Amplified Bible. At sabi dyan, "And just as Moses lifted up the serpent in the desert on a pole, so must," ibig sabihin, "so it is necessary that the Son of Man," tumutukoy kay Kristo, "be lifted up on the cross in order that everyone who believes in Him, who clings to Him, trusts Him, and relies on Him, may not perish but have eternal life and actually live forever." So, yung ang Panginoon Jesucristo, kung paano, yung pala, anino lang pala yun, doon sa aklat ng Numbers, no? Sa Old Testament, meron dong part ng Bible, yung book ay pangalan ay Numbers or aklat ng mga bilang. Doon sa chapter 21, yung mga tao ay nagreklamo sa Diyos, kaya ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga tinatawag na fiery serpent, no? Mga klase ng ahas na talagang saglit lang, mamatay ka. Pinagtutuklaw yung mga nagre-reklamo at humingi sila ng tulong kay Moises. At sabi nila, "Tulungan mo kay Moises, ipanawagan mo kami sa Diyos." Kaya nanawagan ng Panginoong Diyos, no? Na pagalingin at ihinto na yung sakunang nangyayari. Sabi ng Panginoong Diyos, "Gumawa ka rebulto ng ahas, yari sa bronze, ilagay mo sa isang tikin, sa isang pool, at ang sino mang tumingin doon ay mabubuhay mula doon sa tuklaw, no, o sa kamandag ng ahas." At ganun nga ang ginawa ni Moises. Ayun pala, anino lang pala yun. Yun pala ay tumutukoy spiritually kay Kristo. Na sino mang sasampalataya sa Panginoon sa Kristo sa kanyang pagkapako sa krus, no? Na siya ang sacrifice, siya ang handog para sa kasalanan. At yung kanyang pagkapako sa krus, yun ang maliligtas sa mga tao. Kapag papaniwalaan nila yun, kapag titingin sila doon, kay Kristo, doon sa krus. Ibig sabihin, titingin kay Kristo na yung kanyang kamatayan ang magiging kaligtasan o buhay ng mga sasampalataya dito. At yun nga ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At yan nga, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon na kung sasampalatayanan mo siya sa kanyang ginawa na siya ay namatay para sa iyo at binayaran na niya ang kasalanan mo, hindi ka na mapupunta sa impyerno dahil siya na nagbayad doon sa krus.
maliligtas ka. So, believe in the Lord Jesus Christ and on His redemptive works. Yun ang paraan ng pagtubos sa iyo. Yung siya'y mamatay doon sa krus at tingnan mo yun. Panampalatayanan mo yun. Kaya ang hapon ito sa atin, mga kapatid, is pagyamanin natin ang ating mga sarili ng mga turo o mga salita ng ating Panginoong Jesus at ipamuhay natin. At yan mismo ang itinuturo sa atin sa Bible. Sa Colossians 3:16, ang sabi dyan ni Apostle Paul na itinalaga ng Panginoong Jesus bilang magpapasa sa atin ng mga turo ng Panginoong Jesus, ang sabi doon, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." So you see, let the word of Christ, manahang sagana nawa sa inyo ang mga o ang salita ni Kristo. Ibig sabihin, gina-generalize niya, kaya nakasingular. Ibig sabihin, complete yung lahat ng turo, word of Christ, kaya nakasingular. Ibig sabihin, buo, no? Buong turo ng Panginoon. At dyan, sa pagkasabi na yan, ay kasi yung mga early Christians, although may access sila sa Old Testament, at malaya nila nagagamit ito, eh wala pa naman silang New Testament nung panahon na yon, at wala din naman silang Christian books na pag-aaralan, yung mga turo at mga kwento tungkol kay Kristo, yan imine-memorize po nila at ipinapasa nila from person to person. At kalimitan, yung mga turo na yan tungkol sa Panginoon ay ginagawa nilang lyrics ng awit para madali ng tanda. Kagaya ng inaawit natin kanila. Di ba mga doctrinal yon? Mga katotohanan na ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Kaya yung music ay naging mahalagang bahagi ng Christian worship at ng kanilang edukasyon. Kaya bilang mga kagaya ng mga early Christians, eh dapat nagbibigay tayo ng mataas na pagpahalaga sa doctrines, sa turo, sa mga salita na inilalatag sa ating harapan mula sa mga pahina ng banal na kasulatan. We ought to be well educated of God's words so as to guide us habang tayo ay naglalakbay bilang mga pilgrims sa mundong ito. 2,976 years ago, ang ikatlong hari ng Israel, si Solomon, ang kanyang pangalan, na-realize niya sa kanyang buhay kung gaano katotoo ang salita ng Diyos sa kanyang mga tao. Kaya nga, noong siya ay humarap sa crowd at siya ay sumigaw, no? Sa harapan ng entire congregation ng Israel, siya ay nagpupuri sa Panginoon at sabi niya, "Praise the Lord who has given rest to His people Israel, just as He promised. Not one word has failed of all the wonderful promises He gave to His servant Moses." So yan ay mabasa mo sa 1 Kings chapter 8 verse 56. Wala daw na pumalya. Walang ni isang salita ang pumalya doon sa napakagandang mga pangako ng Diyos na ibinigay niya sa Israel, na ipinasabi niya kay Moses. Sabihin, ito yung naging naranasan, nasaksihan ni Hari Solomon, yung katotohanan ng mga salita ng Diyos. And sa ating buhay, marahil naranasan mo din kung gaano katotoo ang pangako ng Panginoon. At kung hindi pa mo pa naranasan, panghawakan mo lamang ito at ito ay matutupad sa iyo. At may kapagpapuri mo, no? Makapagbibigay ka ng papuri sa Panginoon kapag ito ay dumating sa buhay mo. Anyway, kung babasahin mo yung 1 Kings chapter 8, kung pisahan mo yan sa 57 hanggang 60, ay prayer kasi yan, nung nagpupuri sa Panginoong Diyos eh. Eh magiging pattern din natin yung kanyang panalangin. Kasi doon, may makikita kang 5 basic requests.
God's presence, the desire to do God's will in everything, the desire and ability to obey God's decrees and commands, and request for help with its day's needs, and request for the spread of the God's kingdom to the entire world. And for these needs, no, are just as important today. So, tanda lang natin, when you pray for your church or family, you can make the same request to God. Sapagkat, yung mga request na yan, nakalagay na yan sa pangapangako ng Panginoon. Ibig sabihin, dahil nakalagay na doon sa Biblia, eh mangyayari talaga yung request mo na yan. At bilang konklusyon, ay ganito ang iniiwan sa atin. Ang mga Kristiyanong biyasa sa mga salita ni Jesucristo ay nakatitiyak na sa kaligtasan dahil sa pangako mula rito. Yamang isinasabuhay ang mga katuroang tinataglay nito. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay muli ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sapagkat sa hapong ito muli kami ay pinalalahanan na kami bilang mga mananampalataya ay kinakailangan namin panghawakan ang inyong mga salita sapagkat ito'y totoo at hindi magkakabisala. Nalalaman namin, Panginoon, ang tao kapag siya ay nangako, ito ay pwedeng hindi mangyari. Pwedeng masira ang inyong mga kasunduan sapagkat may mga circumstances na limitado lang ang kakayahan ng tao. Hindi na control ang inaharap. Subalit kayo, Panginoong Diyos, na may control sa lahat, makapangyarihan sa lahat, ay kayang gawin ang anumang inyong ipinangako. At dalangin namin, Ama, na panghawakan namin itong matibay sa aming mga buhay. At maging prinsipyo namin sa kung ano ang aming kikilos, ano ang aming sasabitin, ano po ang aming gagawin. Sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen.